I'm so excited to see you here. Alam ko, paikot-ikot ka na. Oh, ganda. Alam mo naman, ang panahon, nakikisama sa ating ganda. Kaya perfect talagang araw na to. Very cheesy itong lulutuin natin. Oh, nga, kaya paborito rin to ng mga bata. Ganda. Nagkikrave ako sa something cheesy? Yes, that's ikaw, true. Ikaw, nagkikrave ka ba? Of course, ang favorite ko ang cheese. Ay, ako hindi lang cheese. Mm-mm. Something may pagka cheese and tofu. Everyone, welcome to another episode ng LMSK. Ako nga pala si Pinatagle at ang aking kapatid pagdating sa food trip at lakwatsyahan. Tesis Quadro po. Hello mga ka-LMSK. Ngayon po, ito po ang napaka-special na episode namin. Yes. Kasi po, itong babae na to eh, nakakamangha sa kanyang mga pinagdaanan pagbago niya ma-reach bilang Cheese Tofu of the Philippines. Hindi lang Cheese Tofu, talagang reyna ng Cheese Tofu. Nang kagandahan, ganda. O, diba? So, mga ka-LMSK, pinakikilala ko po sa inyo si Miss Jean Earnshaw, siya po ang owner, CEO ng SMJ Frozen Food Trading. Yes. Magandang araw. Magandang araw. Magandang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsubaybay sa Luto Mo Saksiko. Yes. Siyempre, magluluto muna tayo ng shabu-shabu. Habang nagkukwentuhan kayo dyan, magluluto ako para sa inyo. Dahil alam ko, for sure, mamaya mapapagod kayong magkwentuhan. Yan. So ngayon, uumpisahan natin. Nagluluto si Ganda. Lulutuin na rin natin si Miss Jean. Yes. Ito natin lumabas ang mga bagay-bagay. Hindi, ganito lang, Ganda. Kasi, nung nakita kita sa Facebook, sabi ko, kakaiba tong cheese tofu. Although, alam naman natin, may mga cheese tofu sa market. Mm-hmm. Paano ka nagsimula? Yun ang gusto namin malaman. Ayan. Paano ako nagsimula? Hindi madali. So, kasi sa corporate world ako. Eh. Mm-hmm. Call center ako for 5 years. Pagkatapos, nagpunta naman ako ng Singapore for 6 mm-hmm. years. And walang kinalaman yung work ko sa call center kasi customer service ako. Napunta ako sa isang logistics company sa Singapore. Mm-hmm. So, 6 years ako doon. Then, nung nagsettle ako sa Pilipinas, sabi ko, naku, gusto kong parang mas kumita pa, magkaroon ng hustle. Kasi syempre, you want to be with your kids. Yes. You want to raise them and earn money habang magkasama kami sa bahay. Kasi ang hirap din ng malayo pa. So, doon, una, nag-isip akong magbenta ng mga pre-loved products, mga IKEA brands sa Singapore. Oh, mga lamps, ganyan. Mm-mm. Tapos itong cheese tofu kasi parang favorite na namin siya sa Singapore before. Marami nagkakagusto. Tapos pag umuwi ako ng Pilipinas, marami yung gusto ng pasalubong. Tapos sabi ko, parang masarap to, parang pwede to. Sabi ko, kaya lang, sabi ko, wala akong storage. Paano siya dadalhin? Ganyan. So, ang ginawa ko nung umpisa is, dinadala ko siya ng by batch, pre-order siya. So, mag-post ako sa Facebook kung sino may gusto, tapos dadaling ko siya by batch. Kaya lang, nagsimula yung mga taong mabitin. Naghahanap pa, gusto pa nila sa ibang lugar. Tapos nag-pandemic. Yes. So, sabi ko, I'll make use of this time para aralin ko talaga yung proseso kung paano siya i-import ng maramihan. Kasi hindi talaga siya madali. So, yun, inaral ko po, DIY ko yung pag-apply sa business, mga permits, ganyan. May ilan din naman tumulong para sa FDA, ganon. Tapos, eventually, nakakuha ko ng import license. Mm-hmm. Pero, Miss Jean, meron akong question. During the pandemic, muna kayo dyan, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo mo. Nag-online ka pa rin ng cheese tofu. Pandemic na, since bawal mag-travel, doon ko na lang ginawa yung mga paperwork, mga legalities. Until noong September 2021 ko talaga siya officially napadala ko siya by barko. So, bali ma'am, ang nangyayari, lahat yun pre-orders? Yung dati. Oo. Pero yung official na siya, yung talaga nagawa ko na yung paperwork, dinala ko siya by batch. Yung isang container siya ng
cheese tofu sa yung mga shipping lines, reefer container siya ganyan. Naku. Tapos naka-warehouse siya ngayon malapit sa akin sa Polar Bear Pasig. Mm-hmm. Andun yung mga pallets ng mga cheese tofu. Mm-hmm. So inaano natin sila ngayon na i-distribute para maraming makatikim nationwide. Wow. So, ang ano, ganda. Pero mo yung proseso pa lang, ha, na sa kinikwento ni Miss Jean, parang, oh my God, ang ano talaga, madugo at kailangan ng tiyaga. Sipag. At tiyaga. Kasi hindi biro at at the same time, nasabayan pa siya ng pandemic. Yes, oo. Diba? Kagandaan naman na, sa ating mga Pilipino, eh, talagang masisipag at very, very resilient tayo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, ngayon, ang, teka, meron pala ako napansin, Miss Jean, yung itong cheese tofu mo, nag, ano siya, pag dineliver siya, ganito na siya, back to back. Apo. Diba? Mm-hmm. Tapos, ito, pwede siyang lutuin mga ka-LMSK na, katulad nga ng ginagawa ni Ganda, ayan, pang shabu-shabu. Yes, pang shabu-shabu yan. Pwede siyang iprito. Mm-hmm. Actually, sa ngayon, ha, mas gusto ng mga taong piniprito siya, mm-hmm, kasi lalo ni mga bata, parang feeling nila, ano, chicken nuggets in the day. Mm-hmm. Oo. Mga ka-LMSK, mga aking mga kamarites, marami kayong pwedeng gawin dito. Depende na lang sa creativity ninyo, diba? Pwede rin kayo magsisling tofu. Basta black pepper. Kung anong trip nyo, trip-trip lang naman yan. Actually, marami nag-e-experiment ng mga luto sa cheese tofu. Meron last time, nilagay niya sa sinigang na hipon. Wow! Yes. Iba yun, ha? Kasi napagka, ano siya, fish product kasi siya. Mm-mm. So, yun, mas nagustuhan nila siya nung meron cheese tofu yung sinigang na hipon. Mm-hmm. Ganyan. Meron din gumawa ng parang alamax. Okay, tama yun. Oo. Madami pa. Miss Jean, meron pa ako. Kasi ako, katulad ko, gusto kong mag-reseller. Open ba to para sa negosyo? Of course. Yan po ang pinaka-purpose natin. Nung dinala ko siya dito sa Pilipinas, syempre gusto po natin matikman po yan ng lahat. Diba? Nationwide, yan po ang goal natin. So, meron po tayong mga distributors, may mga resellers, meron din konti sa mga mini groceries nila, sa ibang restaurants, na ipapalaganap na natin siya. So, kung gusto niyo pong maging reseller distributor, mag-message lang po kayo sa page ko, sa cheesetofu.ph, sa Facebook. Then, we will just transact there and ipapadeliver namin yan agad-agad. Oh, that's nice. Yes. Uh-oh. One call away. Eto na ang cheese tofu, deliver na sa ating tahanan. Mm-hmm. Diretso sa kusina. Totoo. Actually, pwede rin siya talaga within Metro Manila. Uh-oh. Pero yung meron din tayong mga shipment na outside Metro Manila, meron din, nakapagpadala na tayo sa Visayas, meron din sa Mindanao. Oh, diba? So, mga ka-LMSK, ha? Papakita din naman namin yung mga contact details ni Miss Jean kung paano nyo siya ma-reach at subukan na natin, at hindi pala subukan, gawin na natin agad-agad ang negosyo ng cheese tofu para ayan, siya ang queen, tayo ang mga prinsesa. Ayan. Kasi maganda rin yung kayo yung una sa lugar nyo. Just like for example, ito tayo yung una sa Pilipinas ng Pengwang cheese tofu na galing ng Singapore. Kung ikaw, tingnan mo yung area mo, kung wala pa nagtitinda ng cheese tofu dyan, di mauna ka na. Para grabe, sa'yo no? Ang ganda. Diba? Magaling pa rin yung pioneer ka sa lahat ng bagay. Dahil doon kanila makikilala. Ayan na, bubuksan na siya. Vacuum pack siya, sealed na sealed. So, alam natin na malinis siya, hindi siya sira, ganun, diba? Saka ISO certified siya. Singapore, maano rin ang quality nila doon, talaga kailangan. Perfect, ganyan. Oh, hindi ka na kailangan pumunta ng Singapore. Exactly. From Singapore with love. Narito yes. Na ang cheese tofu. With friendship forever. Diba? Oo nga. Miss Jean, magkano nga ba nagkakahalaga to? Ito po, binibenta po natin ng 195 per pack. Mm-hmm. 7 pieces, 200 grams. Mm-hmm. Tapos, kung reseller or distributor, depende po sa minimum, may discount pa po siya. Mm-hmm. Basta, kontakin niyo lang si Miss Jean at bibigyan kayo ng pagkaganda-gandang pakete. Yes. Diba? Pakete lang. So, saan ka pa di order na kayo ng ano? Order na, maya-maya. Oo. So, matitikman na natin. Panulutuin lang natin itong show, may tapos isusunod natin yung star of the show. She's tofu for the win. Oo. Yes. Ay, hindi, lalagay ko muna yung... Ano ganda yung susunod mo? Tofu na pala. Tofu. Oo. Asan yung ganda? Star of the show. Yan. Star for all seasons. Yes. Lahat ng star. Ayan, akay ko, tumatalamsig pa. Ayan. Sarap. Tsaka mabilis lang yan maluto. Konting pulo lang yan. Mm-mm. Luto na yan. Tsaka hindi naman siya na-overcook kasi pang shabu-shabu rin talaga siya. Oo. At talagang design siya pang shabu-shabu. Mm-mm. Very healthy, ha? Yes po. Walang kamantikaan. Pakuluin lang natin ng konti. Tapos yun,
crab and corn. Crab and corn. Yes. So, crab and corn ang kasunod. So, sarap naman yan niluluto. Yes, alam mo, tama-tama talaga sa panahon natin ngayon. Kasi umuulan, tapos bare months na, medyo malamig na. Tignan mo yung tofu niya, parang ang laman-laman, no? Premium quality kasi talaga siya. Ah, okay. Ay, ito po ganda. Tignan mo. Mag-sheet. Yeah. Winner. Ramdam mo yan. Sige. Winner tayo dyan. Ito pa lang, busog ka na. Yes. Nanon na yung mga nagda-diet. Yung sinasabi niya na tatlo, aray ko. Diyos mio, hanggang depende tatlo. Depende. Masarap na to. Cheese. May cheese pa siya, kaya talaga mabubusog ka. Okay. Ang sarap. Yung iba, ang ginagawa nila, let's say, parang gusto mo ng instant, ano, yung may sabaw, yung ramen, ipapakuluan lang nila yon sa bahay, ganyan. Ay, may instant ramen ka dyan, o, lagyan mo na sabay mo yung cheese tofu. Solve ka na. Yeah, kumukulo na. So, ito naman ang susunod natin, crab and corn. Ito, actually, masarap to kasi yung crab, yung lasa ng crab, nandito na eh. So, kung gusto mo ng crab meat, pero wala naman, ito, malalasahan mo. Pati yung amoy ng crab. Sarap. Nandito. Pati yung corn niya. Meron na rin corn to. So, yan yung nagpo-complement. Yan yung magpo-complement. Cheese tofu. Kasi fish product yung cheese tofu na. Ay, Miss Jen, mamaya ha, tayo, magti-TikTok kami. Tumuan niya kami mag-TikTok. TikToker tayo eh. Oo. TikToker siya. O, i-follow niyo siya sa page niya, ha? Yes, Cheese Tofu Queen. Facebook page. So, mag-like and subscribe kayo sa kanyang TikTok channel. Pati yung kanyang FB page. Mamaya sasampulan niya tayo. Ng kanyang... At, naku, hindi niyo alam. Ito na yung eggs. Meron siyang tinatagong galing sa pag-awit. Ay! Grabe. Sasample lang tayo. Lahat ng pwede i-sample ni Miss Jean. Ibibigay niya sa atin. Lahat ng sample. Tikman talaga ko nga. Talagang matakot. Nakatingin lang ako sa cheese tofu eh. No, naglalaway na kayo ha. Ayan yung ano crab meat. Ayan. So, maliit lang siya. Medyo maanghang yan, ma'am. Maanghang. Ganda. Teka, sadali. Sabi niyan ko, dilisan mo. Nagugutom na. Sarap. Sarap siya. Oo. Naman, JP. Konting kulo na lang. Konting kulo na lang. Paano na yan? Naku, busog na tayo dito. Ito si, pala. Si producer, nakatingin na rin dyan. Oh, yun. Naglalaway na sila. Sabi ni Miss Rochelle, alay, bilis-bilis. Next time, lagyan nyo ng ano, yung udon. Oh, yeah. Oh, yeah, udon. Yun nga iniisip ko, lagyan siya ng noodles. Yes. So, kung yung mga tao kasi iba, ayaw mag-rice. Totoo. So, ito talagang complete meal na. Kasi may meat, may tofu, may eggs. Tapos, ang maganda nito, may vegetables pa tayong ilalagay mamaya. So, talagang complete meal. Actually, sa Singapore, halos karamihan ng mga shabu-shabu restaurant, laging may cheese tofu doon. Hindi pwede wala. So, parang ako, gusto ko din yung ma-achieve yan dito sa Pilipinas. Na yung mga shabu-shabu natin, merong... cheese tofu yung saan sila kumuha, ganyan. Makapag-supply tayo dyan. Baka naman, mga shabu-shabu restaurants dyan na nakakapanood po nito. Matignan nyo po kung gaano palaki ang kanyang cheese tofu. Sulit yan. Sulit na sulit. Mm-hmm. Yeah, ano siya, swak na swak doon sa price niya. Hindi kayo magsisisi. Dahil premium quality at syempre in-import po natin siya. You will save cost na din, di ba? Punta ka pa ba sa Singapore para makatikim na mga authentic na Singapore food? Yes. Ito authentic na. Dadali na lang sa doorstep mo. Papaano lang natin yan? Courier. O, ganun. Kaya bus shipping kapag sa out of Metro Manila naman. Okay. Outside Metro Manila, ganun. So, Miss Jean, pwede na itong nationwide delivery. Yes, actually, meron na ako sa Visayas din. Dito nakakaship lang natin sa Davao. Ay, very good. Davao. Achieve na achieve. O, yan na. Ganda. Miss Jean, tignan mo naman yung tofu mo. Parang hindi siya lumiliit. Di ba iba lumiliit pagka nainitan. Sa kanya firm, no? Oo. So, ito na next natin. Nabubusog-busog na busog siya. Ayan. Ayan, sarap. Mabilis na lang yan. Actually, parang luto na nga siya eh. Oo, mabilis luto na siya maluto. Madali lang ito lutuin. Kaya pa nagmamadali kayo. May tofu naman kayo sa bahay. Tama. May carrots. Kaya huwag niyong kakalimutan na dapat lagi kayong may tofu sa bahay. Yes. Lalo na ang SM Jean tofu. Yes. Pero ang cheese tofu from Singapore. Comfort food ng karamihan yan. Miss Jean, yung ano nga contact number?
kung saan ayan, sila tatawa. Pwede po kayo mag-text sa 0916-244-7012. And you can visit our Facebook page, facebook.com/cheesetalkph. Maapaw siya. So, pakuluin lang natin ng konti. Siksik-ligid at umaapaw naman. Talaga. Ang tarap-tarap. Nalito na yan. Pakuluin lang natin ng konti. So, tikima na ba? Tikima time na ba? Yes, lalagyan ko lang siya ng... Konting! Gusto na kumain. Nabiritin! Ayan na. Ayan. So mga ka-LMSK, kami po ay magbabalik in a while. Kami ay gutom na kami ay gustong-gusto ng tikman itong cheese tofu ni Miss Jean. Yes. Yes. See you later! And we are back, ganda, sa aming Tiki Man portion. So yes. Ngayon eh kami eh magpapasalamat sa aming pagkaganda-gandang special guest. Thank you Miss so Jean na tao na tayo'y binigyan ng pagkakataon, ng time para ipatikim sa atin ang kanyang cheese tofu, ang nag-iisang queen of cheese tofu dito sa Pilipinas. Pakilabas na ang crown. Ang technique nyo para magkaroon ng isang startup business na maging successful katulad nyo? Para masugta ako. Lumuluta nga yung isip ko. Pero ang masasabi ko lang po, unang-una, kapag meron kayong gustong business, aralin nyo muna siya. Parang study nyo po kung feasible ba siya. Siyempre, titignan mo kung may budget ka. Ganyan. Tapos, tsatsagain mo. Kasi wala namang secret formula to success. Wala namang big success overnight. I mean, hanggang ngayon, I'm still working it out para masabi talagang successful. In terms of yung napadala natin siya sa Pilipinas ng legal at yung natitikman siya ng mga kababayan natin, for me, it's also a sense of achievement and accomplishment. So yun, tsatsagain nyo lang po siya. Tapos, yung maging patient din po kayo sa... yung pagbalik ng investment, ganyan. Kasi hindi naman lahat agad babalik agad sa'yo yan. Totoo yan. So, tsagain nyo. Tapos, be honest. Yung integrity. Yun ang importante sa lahat. Yung habang nakikipag-transaction ka sa tao, be genuine sa kanila. At the same time, ito pinaka-importante sa lahat. You pray for it. Yes. Diba? You pray for God's will sa business mo. Kasi if it's for you, si Lord ang gagawa ng paraan paano maging successful. And so far sa akin, si Lord ang nag-made ng way para makarating siya dito sa ating bansa. For that words of wisdom. I'm sure madaming makaka-relate sa mga sinabi mo. Sa kaganda, marami ma-inspired kay Miss Jean, 'di ba? Kasi hindi naman talaga ganun kadali ang mag-start ng business, 'di ba? That's true. Tama. So, dahil kakain muna. Ay nako, mamaya ipapasok natin ang tanim. Ubus ba? Oo, tignan mo. Wala na. Isang tofu na lang ang natin. Actually, inisnab nila yung siomay. Yung tofu talagang naubos. Pero tingin ko naman, wala akong ginawang masama. Dahil ang konsensya ko ay clear. Hindi po masama ang aking ginawa. Gusto ko lang naman mabusog, guys. Biglang naging rupa may. Oh, yeah. From otlum to rupa may. Ayan. Kanina kasi punong-puno yan. Pamaya-maya, papatiktokin natin itong si Miss Jean. Ayok niya po ako. Siguro pag nabusog pa ako ng konti, so ubusin ko muna ito. Natin. So kami ay nagpapasalamat kay Miss Jean for coming dito sa aming special episode, the Luto Mo Saksiko, na dinala niya from Singapore ang cheese tofu, 'di ba? At ang reyna ng tofu dito sa Pilipinas, Queen of all queens. Queen of all queens. Kalabas po ang crown. Ang sash. Maraming salamat Miss Jean. So please invite our ka-LMSKs. Yes po. Thank you so much din po, Ma'am Tonet. Thank you, Stessa, for inviting me. It's truly an honor na maipakita po natin ang cheese tofu sa ating mga katofu. Yan ang tawag ko sa kanila, mga katofu. Yes. Ganun. Thank you, Luto Mo Saksiko. Ito nga, i-showcase ang kanilang mga produkto. Nandito lang po kami, katulad ni Miss Jean. So, yun, we are very lucky and we are very honored na pinagkatiwalaan kami na i-share naman yung kanyang produkto with us. Yes, at dinala niya ang tofu from Singapore.
So, welcome kayo lahat mga viewers namin kung gusto nyong i-feature yung mga inyong produkto dito lang sa LMSK. So, ako nga pala si Tonette Tagle at ang aking kapatid pagdating sa food treat at kalakwatsahan. This is Quadro po. Para sa Luto Mo, Saksiko!